Hey guys, you are watching Simple TV. Ngayon, pag-aaralan natin ang linking verbs. Pero bago yon, saglitan muna natin yung pinakakilalang sentence pattern na gumagamit ng linking verbs. Ano yon? SLVC. Again, SLVC. S stands for subject, LV stands for linking verb, and C stands for complement. Pagka subject, alam natin na pwede siyang maging noun or pronoun. Kapag yung linking verb naman, yeah, LV stands for linking verb, siya ay obviously verb. Yung C naman ay complement. Pero ang tanong, anong parts of speech yung complement? Kung ang subject natin ay noun or pronoun, ang linking verb natin ay obviously verb, ano naman ang complement? So, ang rule natin dyan, siya ay pwedeng maging adjective or noun. Again, ang ating complement ay pwedeng maging adjective or noun. Pwede rin maging modification ng adjective. Ano yun? Adjective phrase. Pwede rin siyang maging modification ng noun or noun phrase. So, in other words, ang complement pwedeng maging adjective phrase or noun phrase. So, example muna tayo, no? Complement as adjective. She is beautiful. Ano ang subject natin? She bilang isang pronoun. LV natin, linking verb natin, is. Ano ang ating adjective? Beautiful. Sa makatuwid, ang ating linking verb is, ang ating complement ay beautiful. Ang ating pattern ay SLVC. Paano naman kung yung complement natin ay isang noun? At ano example natin? Emily is the mother. Ang ating subject ay isang noun. Sino yun? Si Emily. Ano ang linking verb natin? Is. Ano naman ang ating noun? Mother. Okay. So, sana malinaw tayo sa complement. So, madali lang yun. Pero ang nakakalito nga kasi, stuck na kasi tayo dun sa is, are, was, and were. Pag tinanong mo yung iba, ano yung linking verb? Madalas nilang sasabihin at sasabihin sa'yo, sasagot sa'yo, is, are, was, and were. Ayun, mga linking verbs yun. Tama naman. Pero minsan, pwede rin sila maging helping. At minsan, yung mga ordinary na verbs, pwede rin silang maging linking verb. Ayun yung focus natin dito sa video na to. For example, meron tayong tatlong kategorya. Being verbs, becoming verbs, at saka seeming verbs. Punta muna tayo sa being verbs. Nandoon yung is, are, was, and were. Sila ay, isa lang ang tawag sa kanila. Be verbs ang tawag doon. Be verbs. Bakit iba-iba po ng spelling? Kasi nga, yung be, ang tawag din doon ay, kung ita-categorize natin, irregular, no? Irregular verb siya. Ibig sabihin, pag iniba mo yung tense, iniba mo yung pagiging singular at plural niya, may iba yung spelling niya, kaya siya ay irregular. No? Hindi siya yung normal, yung regular na verb na taglagin mo lang ng S, siya ay plural na. O ay singular na, balik pala, siya ay singular na, no? Kapag nilagay mo ng ED o kaya ng ibang letters, sila ay naka-past tense na. Ito iba, irregular. So, being verbs under noon ay be. Be verbs. Yun yung apat. Pero meron pang iba. Ano yung mga iba na yon? Ito yon. Keep, remain, at saka stay. Bigyan natin ng example. Peter keeps awake at night. Subject natin, Peter. Linking verb natin, keeps. Yung word na keeps. Paano nating nalaman na siya ay linking verb? Kasi ang sumunod sa kanya na word ay awake na isang adjective. So, sana nagets natin, no? Kaya siya naging linking verb kasi ang sumunod sa kanya ay adjective na awake. Actually, may kasunod yon, at night. Peter keeps awake at night. So, yung awake at night ay tinatawag na adjective phrase, no? Kasi phrase, pag sinabing phrase, grupo siya ng mga salita. So, meron tayong tatlong salita. Awake, at, tsaka night. Pag pinagsama may tatlo na yun, phrase ang tawag doon. Pero dahil nagsisimula siya sa adjective na awake, ang tawag doon ay adjective phrase. Hindi lang basta-basta phrase, kundi adjective phrase.
E paano natin madidistinguish yung keeps, etong keeps bilang linking verb at yung ibang gamit ng keeps? Tingnan natin itong example. Peter keeps secrets. Ano yung keeps dito? Hulaan mo kung ano. Pinag-aralan natin nakaraan. Siya ay transitive verb. Peter keeps what? Secrets. So, siya ay transitive. Ano naman yung example natin sa remain? Natasha remains awake at night. Pwede rin yung remains. Yung remains, ano ang pattern? SLVC. Natasha is the subject. Remains, linking verb. Awake at night, another adjective phrase. No? Inulit lang natin para mas madali, para mas madali maintindihan. E ano naman ang gamit ng remains bilang hindi, okay? Not as a linking verb. No? Bilang hindi siya linking verb. Manghirap i-explain. Ang Tagalog din pala, no? Natasha remains in the room. Saan nag-stay, saan nag-remain si Natasha? In the room. So, ano yung in the room? Another phrase. Ano siya? Adjective or noun phrase? Wala sa nabanggit. Dahil siya ay tinatawag na prepositional phrase. Kasi, in. Yung in doon ay preposition. So, ano yung remains? Intransitive. Kasi, pag tinanong ka, saan nag-remain? Where did Natasha remain? Saan siya nag-remain? Saan siya nag-stay? In the room. Sabi natin ang intransitive verb, they answer the question where, when, and how. Tama. So, sana na-distinguish natin, napag-compare natin yung remain bilang linking verb at remain bilang intransitive verb. Ano naman yung stay? David stays kind and helpful. Ano yung subject? David. Ano ang linking verb? Stays. Paano mo na lamang linking verb yung stays? Kasi ang sumunod sa kanya ay kind, isang adjective, at saka helpful na adjective din. Pinagsama ko yung dalawang adjective, kind at helpful, gamit ang conjunction na and. Kaya siya ay tinatawag na adjective phrase. So, yung stay dito ay linking verb. And ang ating sentence pattern ay SLVC. E ano na may ibang gamit ng stay bukod sa linking verb? Para lang makompare natin. David stays in the lounge. Ano yung lounge? Parang tambayan yun, no? Pahingahan. Meron tayong student's lounge. David is the subject. Stays. Saan nagstay si David? Where did David stay? In the lounge. And again, yung stay dito ay intransitive verb. Intransitive verb. Okay? So, sana malinaw po sa atin ang linking verbs, being verbs. Pero ano pa ang isang category natin? Becoming verbs. Ano yung mga becoming verbs? Linking verb din to ha. Ang category lang niya under linking verb ay becoming verbs. No? Become, ayun yun. Turn out, at saka grow. Ano example ng mga sentence? Peter became a soldier. Okay. Ano ang pattern natin? SLVC pa din. Peter is the subject. Became. Akala ko ba become? Bakit ginawa mong became? Kasi gusto kong pag-usapan yung nakaraan. Became. Kaya yung become, ginawa kong past, naging became. So, Peter became a soldier. Naging soldier siya. Ano yung a soldier na yon? Ha? Ano yung a soldier na yon? Siya ay isang noun. So, Peter became a soldier. Ang tanong dito, para din pala siyang transitive verb . Peter became what? A soldier. Pero tandaan natin na ang transitive verb, naaapektuhan niya yung isang bagay. Okay? I bake cookies. Yung bake, ang naapektuhan niya, yung dough, yung tinapay ng cookies, binake ko, niluto ko, pinainitan ko sa oven. So, mayroong physical action, kaya siya transitive. Pero kung titingnan mo yung Peter became a soldier, yung became, hindi niya naapektuhan yung became, hindi niya naapektuhan yung soldier, no? Kung iisipin mo, hindi mo naapektuhan yung soldier. Si Peter mismo yung naging soldier. So, sana meron tayong konting, ano, no?
naisip natin, na-realize natin. Ano pa ang isang example natin? Yung turnout. The party turned out bad. Yung party-party nyo, imbis na magandang kanilabasan, naging bad. Ano ba yung bad? Adjective. So, what's the pattern? Subject, linking verb, and complement. SLVC. What's the subject? The party. What's the linking verb? Turned out. Paano mo nalaman na yung turned out ay isang linking verb? Kasi ang sumunod nga kasi sa kanya ay adjective. Bad. So, sana malinaw din to, no? Pero yung grow, ano yung grow? Meron lang siyang specific na pagkakagamit. Sabi natin yung complement ay noun or adjective. Pero yung grow talaga, yung grow, dapat ang para gamitin mo siya bilang linking verb, dapat ang susundan lang niya ay adjective at hindi noun. So, except may exception tayo. Yung grow, pwede siyang maging linking verb, pero dapat adjective lang ang susunod sa kanya at hindi noun. Kasi ito, tingnan natin ng example. David grew thoughtful. Yung grow din yun ha, grow. In past tense lang din. Gusto ko lang pag-usapan talaga yung past. David, para lang, you know, hindi tayo puro present. David grew thoughtful. Okay? David is the subject. Grew is our linking verb. Thoughtful is our adjective. Ano yung thoughtful sa Tagalog? Maalalahanin. No? Lagi kanya naalala. Thoughtful. Pero kasi nga, pag sinundan mo yung grew o yung grow, basic niya yon yung grow, kapag sinundan mo yun ng noun, magiging transitive siya. Kasi yung grow, ano eh, parang action, ano siya, physical action talaga siya eh. For example, David grew a plant. Nagpalaki siya ng halaman. Naapektuhan niya physically, no? Kumbaga, meron siyang ginawa eh. Naapektuhan yung simula dun sa pagiging seed hanggang sa naging halaman, diniligan niya. Meron siyang ginagawa. So, that's transitive. Pinagkaiba niya sa linking verb, no? So, sabi doon, yung grow, pwede siyang maging linking verb. Basta, ang susunod sa kanya ay adjective. Kamukha ng example natin, David grew thoughtful. Si David daw ay lumaki na maalalahanin, maasikaso, ganun. Okay? Tsaka ito pa, kapag kulay ang pinag-uusapan natin, ang complement natin, for example, yellow, red, green, ganyan-ganyan, blah, blah, blah. Ang gamit natin lagi dyan ay go at tsaka turn. Yung go at tsaka turn ay linking verb din. Pwede rin silang maging linking verb. The traffic light turns yellow. The traffic light turns yellow. Ano ang pattern natin? SLVC pa din. Ano ang subject? Traffic light. Ano ang linking verb? Turns. Ano ang ating complement? Yellow. Okay? Ang tanong, hindi ba parang transitive? Hindi. Again, ulitin natin. Yung turns ba, direkta niyang naapektuhan yung yellow? Isipin nga natin. So, di ba parang hindi naman? So, yung turns doon ay linking verb. Ano pa yung go? Ito example ng go bilang linking verb. His face went red. Inasan yung go? Ginawa po nating past tense yung go. Ginawa kong went. Okay? Again, yung go naman ngayon ay irregular. Parang be. Irregular verb din siya. His face went red. Ano ang pattern? SLVC. Ano ang subject? His face. Ano ang linking verb? Went. How do you know? Because ang sumunod sa kanya ay red, which is a color, which is adjective, no? His face went red. Okay, sana malinaw po sa atin. And lastly, so meron na tayong, review lang po tayo, meron tayong being verbs, na yun din yung mga be. Yung is, are, was, and were. Andoon yung keep, remain, tsaka stay. Meron tayong becoming, nandoon yung become, nandoon yung turn out, nandoon yung grow. Ngayon, seeming verb tayo. Ano naman yung under niyan? Appear, look, seem, at saka sound. Itong appear, look, at seem, pwede silang samahan ng phrase na to be. Pwede ring wala. For example, the party appears to be bad. Pwede mong tanggalin yung to be. Pwede mong isama. Kumbaga, para siyang pandagdag siya para lang mas malinaw natin, no? Maintindihan. Pwede rin namang wala, no?
Kasi alam nyo guys, yung English language napaka-flexible eh. Pwede mo, meron kang pwedeng tanggalin, meron ka ring hindi dapat alisin, pero kadalasan ano eh, it depends on the situation kung paano mo siya gagamitin, no? The party appears to be bad. Pwede rin naman the party appears bad. So it's up to you talaga, no? Siguro mayroon tayong video na susunod na may kinalaman sa English usage, kung paano ginagamit ang English. Okay, number 2. Peter looks to be disappointed. Pwede mo naman tanggalin yung to be. Peter looks disappointed. Okay? So how do we know that these are all linking verbs? Again, sila ay sinusundan ng mga adjectives, ano? Minsan pwede rin noun. Pero kadalasan itong seeming verbs na to, sila ay kadalasang sinusundan ng mga adjectives. And lastly, Natasha seems to be mad. Parang galit daw siya. Natasha seems mad. Pwede rin yon. Tanggalin mo yung to be. Pero may exceptions, di ba? May exceptions tayo dyan. Hindi pwedeng mawala ang to be sa mga complements, sa mga adjectives na ito. Alive, alone, asleep, tsaka awake. Lahat sila nagsisimula sa A. Alive, alone, asleep, awake. The party seems to be alive. Pag inalis mo yung to be, the party seems alive. Pwede naman, pero mas correct daw, according to some books, mas correct daw, the party seems to be alive. Peter appears to be asleep. Bawal tanggalin ng to be. Peter appears asleep. Parang masagwa nga, no? Pag pinakinggan mo. Natasha seems to be awake. Natasha seems awake. Masagwa din. Natasha seems to be awake ang mas tama. Ngayon, hindi lang is, are, was, at were ang alam mong linking verbs, di ba? Natutunan mo rin yung being verbs. Ano yung under nun? Yung is, are, was, at were. Meron din doon keep, remain, at saka stay. Meron din tayong becoming verbs. Ano under ng becoming verbs? Become, turn out, at saka grow. Ano naman yung seeming verbs? Ito yung mga seem, ano ba, look, appear, sound, blah, blah, blah. Nalaman mo din na ang sentence pattern na SLVC. Subject, linking verb, complement. Okay, so ganun lang kasimple guys ang ating lesson for today. Sana marami kang natutunan doon sa ating linking verbs na lesson. Kung may tanong ka pa, eh sana huwag kang mahiyang mag-comment sa baba at sasagutin namin sa abot ng aming makakaya ang iyong mga tanong. Maraming maraming salamat sa panonood and don't forget to subscribe and click the bell button.